Alright mga idol, welcome sa panibagong video. So sa video na to, so ngayon yan, so magkakabit tayo ng 5-pin regulator dito sa 4-pin na regulator na to. Yan. Alright, so ito yung gagamitin natin, 5-pin. Yan yung mga kulay niya, yellow, pink, red, green, tsaka white with red. Yan. Stock na 4 pin socket, tapos ito yung kakabit natin, tapos ito yan, so papalitan lang natin ng, yan nahulog pa ng 4 pin socket, okay, ito kakabit natin dun sa regulator, puputulin ko lang to mga to yan, kakat lang yan para magamit pa rin sa ibang accessories mga idol, alright yan, so dito natin kakabit yan para ano lang, sasalpak na lang, so yan tapos ito, yan yung color coding nya. Yung mga color coding ng wiring niya. Yan, green, yellow, red, tsaka pink. Tapos ito, same lang. Green, yellow, red, tsaka pink din. So, parehas lang yung kanilang color coding. So, hindi na tayo mahirapan magkabit mga idol. Tapos ito, yan. Yung ipapalit ko, yan. So, merong yellow, blue, red, tsaka black. So, dalawang klase yung 5-pin regulator mga idol. Ayan. So, ito meron siyang white with red, which is yung ano, wala siyang regulator. So, hindi siya nagre-regulate ng voltage. Compared dun sa isa, ayan, magpa-flash na lang sa screen. Yung merong black. Ayan. So, yun yung nagre-regulate, yung pang-regulate ng voltage para makaiwas sa over-voltage or overcharging ng mga battery natin. Okay. So, itong white with red na yan, yan yung nasa ano, kapag stator drive yung ating mga headlight, so doon yung ginagamit. So kung gusto mo na stator drive pa rin yung iyong headlight, so pwede mo ikabit yan. Okay, pwede pa rin naman natin ikabit ito sa mga battery operated na motor, yung regulator na to, kasi full wave naman to. So yan, kung gusto mo rin mag convert ng full wave, yan, so pwede rin to. Yan, yun lang, yung white with red na yan, yan yung gagamitin mo sa headlight kung gusto mong stator drive. Pero kung hindi mo naman gustong naka-stator drive yung iyong headlight, yan, pwedeng nakahang lang yan. So, hindi na natin gagamitin yan. Naka-stay na lang yan dyan, hindi na natin papakialaman, okay? So, kabit na muna natin tong mga pin. Yan, 4 pin to 4 pin. Tapos, ikakat na natin yung ano, 5 pin. Yan, dyan natin i-connect. Yan, so pinagtapat-tapat ko na yung mga ano, color coding niya. Yung black ginawa kong green, sa green ko kinonek sa ground. Tapos yung blue dun sa pink. Yan, yellow dun sa yellow, tapos red dun sa red. Yan, so pantayin ko lang tong mga sobrang wire. So para maayos naman yung pagkakaputol ulit. Tapos babalatan ko ulit ng panibago. Yan, cut lang natin. Okay, so yan, nabalatan na natin yung apat na wire. Ngayon, kakat ko naman to para maidugtong na natin. Ayan, so balatan ko lang konti, tapos puputulin ko sa gitna. Ayan. Okay, so dito ko napuputulin. So para itong connector na to, ayan, magagamit ko pa sa ibang accessories din to. So para hindi na tayo bibili. Alright. So shoutout nga pala sa ano, Uno Motorcycle Parts sa Calatagan, Tanyagan, Batangas 'yon. Uno Motorcycle Parts, punta kayo diyan sa mga taga Batangas. Okay. So ito, balatan na natin 'to so para maidugtong na natin. Ayun. So ganoon ulit. Shortcut ko na lang. Okay, so red na tayo. Naidugtong ko na 'yung yellow, pink at saka ground. So ito naman, last natin idudugtong ito, 'yung red natin. Yan. Okay, so yung blue, yan yung ground wire. Yung black, yun yung ground wire. Tapos yung pink, yun yung nasa blue. Okay. Yan. So lalagyan na natin ng tape to. Tapos maya-maya after natin malagyan ng tape, tetesting natin. So yan, yung white with red, hihanga na natin yan. Tetesting din natin mamaya. Yung output nito, so para makita natin yung AC output voltage nito. Okay. We'll be right back.
Alright, so ito na. Na-tape na natin mga idol. Tapos, dito ko na lang ikakabit yan. So, siguro i-cable tie ko na lang dito sa mismong sa harness niya. Yan. Hanapan ko na lang dito ng pagkakabitan. Okay. Okay, so testing na tayo mga idol. So, ito gagamitan natin ng multi-tester and digital multi-tester. Tapos, ito. Yan. Test light. Yan. So, hinook ko dito yung negative ng test light ko dun sa, yan. Negative connection ng wiring harness natin. Yan. So, tapos kukunin ko dito yan mamaya kapag umaandar na yung makina. Okay. So, yan. Yellow yan. Tapos ito, siset natin yan sa 200 volts AC. Alright. Ganun din. Ihook din natin. Positive tsaka negative ng connection ng harness para makita natin kung ano yung output ng white na may red na yun. Okay. Tapos ito, sa red tsaka sa negative din yan. 20 volts DC. Yan. Siset natin dyan. Alright. Yan. Volts. Yan. Yung sign or symbol ng volts AC. Tapos yan yung symbol ng volts DC. Yan. Alright. Okay. So dito tayo mag-connect ng yan, positive probe dito sa kulay red. Tapos negative probe dito sa black, which is yung ground wire or yung ground connection. Para makita natin yung voltage ng DC output ng ating rectifier o ng regulator natin. Ayan. Alright. Ayan. So, ang reading ng battery natin ay ayan, 11.8. So, lobat yung battery natin. Ayan. So, makikita natin dyan mamaya kung nag-charge talaga siya kasi lobat yung battery natin. Alright. Ayan. So, paandarin na natin yung makina para matest na natin to. Yan yung symbol niya. Lagay natin 200 volts. Idol, so yun. So kung hindi ka pa nakasubscribe, click na yung subscribe button dyan sa baba at yung notification bell. Alright, thank you for watching. As always, ride safe and enjoy riding.